Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay November 24, 2023. No? Una, tigit sa lahat, ay nais ko munang itataas sa aking pinupuri, dinadakila, nilulwalati, sinasambag, pinasasalamatan ng pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at inang lupa. No? At maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa at ang apat ng direksyon ito from the north, east, west, south. Okay. Ito mga mahal na mga televiewers, no? Mga viewers, no? Kung napansin ninyo, ito po ay tinatanggal yan, no? At papalitan po yan ng logo ng kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng tao, no? Hindi kahari, hindi po kaharian, no? Papalitan po yan ng logo ng kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng tao. No, yung logo na yun ay wala kayong makikitang mukha kasi pag nandyan yung mukha, ang sarili ang itinataas, no? So, ito ay hindi po namin to ginawa para sasabihin mang insulto tayo whatsoever, no? Sa panahon ngayon, no? Anyway, maraming salamat. Mahal na kamahalan, the real Sultanate of Sulu. Gusto ko lang liliwanagin na itong pagtanggal na ito ay hindi po ito utos ng the real Sultanate of Sulu. Wala po siyang alam dito sa pagtanggal ng pagbaklas na yan. Subalit, datapwat, no? Ang kabilin-bilinan lang ng kamahalan, no? The real Sultanate of Sulu ay ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang itataas at huwag ang mga sarili. Dahil tama ang ating mahal na kamahalan, the real Sultanate of Sulu, labanan kasi ngayon ng mga kaharian. Dalawang kaharian ang maglalaban, ang kaharian ng kadiliman at ang kaharian ng kaliwanagan. No, so maraming salamat, the real Sultanate of Sulu, dahil marami kaming natutunan po sa inyo, no? Sa paggabay ninyo sa amin, sa pwede pang magamit ang tangpulin. Sayang. Hindi sayang yung nandun sa mukha, kundi sayang yung tarpulin. Magagamit pa sa ibang bagay. Ha? So, ayan, binaklas nila yan sapagkat yan po ay papalitan ng logo, no? Papalitan ng tarpulin at wala kayong makikitang mukha dyan kung hindi ang kaharian ng pinakadiyos ng kaliwanagan. So, na-appreciate kami sa the real Sultanate of Sulu, no? Sapagkat ang lagi niyang pinasisigaw sa amin ay sikapin natin maibalik ang kaharian ng Panginoon. The Mahalika Nation, no? The Mahalika Kingdom of God, no? So maraming salamat, no? At tama, no? Napaka-inspired, nakaka-inspired yung sabi ng ating mahal na kamahalan that labanan ngayon ng kaharian. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan, no? So, ayan, no? Alam ko naman makakarating ito sa kanya, pero, no? Sige lang, lahat ng pamimintang, no? Lalabas at lalabas ang buong katotohanan, no? Ito ay hindi para mag, ano tayo, this is the moment, no? Ito na rin ang mangyayari sa propesya. Pagdating ng araw, maglalabanan ang mga kaharian versus kaharian, no? Kaya maraming salamat, the real Sultanate of Sulu, sapagkat nandyan kayo na gumagabay sa amin kung ano ang mas karapat dapat. Higit sa lahat, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kanyang kaharian ang itataas at huwag ang mga sarili, no? Huwag magpakalunod, no? Sa mga posisyon, ang mahalaga sa atin, yung relasyon natin sa kataas-taasan, no? Na pagdating ng araw ng paghuhukom, eh mayroon tayong pag-asa na makapasok sa kanyang kaharian, no? So, napakaliwanag po yan. So, mga minamahal kong mga kapatid, no? Thank you so much. Dahil siya ang nagbibigay ng karunungan, no? Sa atin, no? Sa kanyang mga lingkod. Thank you so much. At mag-ingat kayo lagi at doon sa tinatawag na internet, lost internet connection this day, no? So, malalaman natin yan dahil maraming salamat, no, sa pinakadiyos ng kaliwanagan sa ibinigay niyang karunungan sa aba ninyong likod at sa binigay na pagkakataon upang gampanan ang isang bagay at ito po ay para sa kalaman ng lahat. And thank you so much, no, kasi lahat yan ay mga namumonitor, no. Mayroon na rin mga grupo
na talaga lang naman nagsusumigasig ngayon para ang kanilang mga sarili ang itataas. Labanan talaga ng karian. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito yung sinasabi ko months ago, no? Magsipaghanda ang lahat, kaka mas mapalad pa ang mga nasa kabundukan sa pagkakataon na ito. Doon, lalo na kila Jen, maraming pagkain doon. Maging dito, maraming pagkain, no? Thank you so much dahil alam nyo, nakakabigay sa akin ng energy. Pag nandito, usap. Nako, maghanda kayo ng timba-timba na kape. No? So, itong ginagawa, mga kapatid, no? Ay hindi para sabihin that meron tayong kapangyarihan, meron tayong ganito-ganyan, karangalan, katanyagan. Kung hindi, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kanyang kaharian, ang ating maitatayo, maitataas, hindi ang ating mga sarili dahil sa hinahangad, no, na mga kapangyarihan para sa ating bayan, no? Tama ang ating Darial Sultanit of Sulu, ang tao kahit anong gagawin ninyo sa mga kapangyarihan na hinahangad at kayamanan na hinahangad hanggat hindi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang ating itataas noong ating dadakilain, walang magagawa ang tao. Always remember, no, na siya ang Alpha Power Omega, no? Ang walang hanggan niyang kapangyarihan ang magtatagda at mapagyari sa lahat ng bagay. Anong magagawa ng tao? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng kanyang nilika, lalo na doon sa may mga tuhod, ay luluhod sa kaisa-isang Alpha Power Omega. No? So maraming salamat mga mahal kong kapatid. Maraming salamat din Inang Nini Lamataw Lios, no? Actually, Inang, ikaw ay binida ko rin kagabi, no? Kay kapatid na Maria Liza Taksan, kay Lady Luke, okay? Maraming salamat sa inyo. So, ayun na, no? Pero okay naman yung mga sundalo ninyo, no? Okay naman yun. Basta papalitan siya, yun lang, no? At maraming salamat sa inyo mga mahal kong kapatid at alam ko na ang pagtagpo-tagpo natin, no? Ay may purpose ang Panginoon at higit sa lahat. Sabi nga ng mensahe kagahapon, lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon, no? Mabuti o masama, iniipon tayo ng Diyos, no? Magkakaalaman sa final round. Okay? Kaya huwag pa yung magtaka dahil nakapropesiya ang lahat, no? Nakapropesiya ang lahat, no? At doon sa isang mahal na kapatid, no? Kay kapatid na Lorna Plaza, maraming salamat sa mga binabahagi ninyong mensahe. Andyan sila Lady Lou, andyan sila Inang Nini, sila Maria Lisa Tasan, sila sister kapatid na Ruth, no? Barangay, tama ba? At nandyan sila Ma'am Evelyn, no? Maraming salamat sa inyo at buong mundo magsipaghanda ang lahat, no? Kasi yung pinapangambahan ninyong internet connection, lost internet connection. Tingnan natin kung anong magiging kahinatnan. At maraming salamat sa nagbahagi sa akin sapagkat hindi naman kasi kakayanin ni Lady Min lahat ng trabaho, no? Kaya maraming salamat sa mga kapatiran na nandito. Ayan sila, ang pinaratangang terorista, no? Sorry for my words, no? Kapatid, no? Pero iyang mga kapatid na yan, no? Ay tama lang ang kanilang desisyon at may purpose ang Panginoon, no? Sapagkat hindi nila kayang gawin yung mga inutos sa kanila na pabagsakin ang ating pamahalaan, no? Wala sa vocabulary nila kasi kaya tayo tumatayo ng ganito para makatulong sa kaayusan ng ating pamahalaan, hindi para maghasik ng lagim, no? Dahil ang mga sarili ang gustong itaas na ikaw ay ganito, no? So katulad ng sinasabi ko, no? Tingnan mo, oh, pinaparikol sa akin. Bataan at mas bati, magsipaghanda. Dahil kung ang lindol sa Jinsan ay umabot ng 7.2, bataan at mas bati, get ready kayo dyan, no? Get ready kayo dyan. So, maraming salamat, no? Sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan na siya nagbibigay sa atin ng karunungan. Kasi, wala naman tayong magagawa, no? At yung sinasabi ng isa nating isang kapatid din dyan, natural i-address ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil mayroon din namang Diyos ng kadiliman. So,
Makikita nyo yan eh, no? Hindi sa salita natin makikita yan, sa mga gawa, no? Kasi, di ba? Maraming gumagamit ngayon ng salita ng Panginoon at maging ang Panginoon. Pero pagdating ng mga pamumuhay at pagdating ng mga ginagawa sa buhay, ay walang ibang alam kundi ang maghasik ng lagim. No? So paano natin masasabi yan na tayo ay nasa Diyos ng kaliwanagan kung puro gulo, no? Panggugulo, gulo, pagbagsak ng pamalaan, paano pa mga iniisip, sino ngayon ang terorista? No? So, isang mapagpalang magandang umaga, Rina Ramos, no? Mapagpalang umaga sa po, Ma'am Lidimim. So, katulad ng sinasabi ko, ang lahat ng inyong pasasalamat at pagbigay ng kapurian ay itinataas ko at binabalik ko sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? At pakiusap ko sa buong sambayanan, no? Ako'y nakikiusap kasi meron kasi nag-chat sa akin. Hanggat maaari, huwag ninyo kong tawagin na queen, kung ano-ano pa dyan, kung hindi, Lady Min lang talaga. Huwag niyo na rin akong tawaging ma'am, although na kayo ay pinasasalamatan ko, sapagkat mas karangalan kay Lady Min ang tawagin pa rin Lady Min. Walang magbabago. Abang lingkod niyo pa rin ito. Ano man ang katagumpayan sa hinaharap, ay katagumpayan nating lahat, lalo na doon sa mga tumutulong, lalo na doon sa mga nagtitiwala. Kaya higit sa lahat, manalangin tayo, humingi tayo ng karunungan, no, sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan para ang karunungan kasi na nagmumula sa Kanya ay magliligtas sa atin sa kapahamakan. Okay? So maraming salamat sa mga minamahal kong mga kapatid. At have a blessed morning po sa inyong lahat. Maraming salamat ulit, The Real Sultanate Ursulo, sa pagbibigay mo sa amin ng araw-araw ng paalala higit sa lahat. Walang ibang itataas, no? Walang iba nating pagsikapan kung hindi maibalik ang kaharian, no? Kung pinaka-Diyos ng kaliwanagan, the Mahalika Nation, the Mahalika Kingdom of God, no? So, maraming salamat at isang mapagpalang magandang umaga. Maraming salamat kay Sis Idina Herrera. Magandang umaga, Lady Min, watching from San Miguel, Bulacan. Okay, maraming salamat, Crisolo Gomihia. No, maraming salamat sa inyong lahat. Crisologog ni Hia is watching. Thank you. At sa mga marami pang iba. Kapatid na Elizabeth Solano, Loneta Aledo Isguera, mapagpalang umaga, no? Lady Min, God bless you always po. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyong lahat. At katulad ng sinasabi ko, alam ko naman that I cannot please everybody at talagang ganun ang buhay. They have the negative and the positive. Kaya alam ko naman na hindi lahat ng ginagawa ko ay natutuwa sa akin ang tao. Okay lang yon. Ang mahalaga kung anong utos ng kataas-taasan na ikakapakinabang natin higit sa lahat, ikakaluwalhati, ikakapuri, ikakadakila sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay doon tayo. No? Hayaan natin na tayo ang gagamitin ng Diyos, hindi yung tayo ang gagamit sa Diyos. Gagamitin ang kanyang mga salita at ang kanyang pangalan. Tapos ang sarili ang ihahayag ng mga hari at mga reyna. I'm so sorry. Sad to say I'm sorry. Okay? So, yun lamang po. Ma'am Elisa Marie Cubillo, nag-declare na yung Universal Divine Government ang bukas grande dito, Maharlika Nation. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At sige lang, no? At ang pakikipag-isa ng bawat isa sa Diyos ng kaliwanagan ay walang ibang masaya, no? Kung hindi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi po ako, hindi yung katabi ko, hindi si Sir, kundi hindi si Sultan, kung hindi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang mas nakakahigit na natutuwa. Kasi tulad ng sinabi sa ating The Real Sultanate, labanan ng kaharian sa ngayon. Okay? So, ganun pa man, lahat ng bagay na yan, lahat ng pagkakataon na yan, katulad ng binahagi natin kahapon, huwag tayong magtaka kung bakit may lindol doon, may lindol dito, gira doon. Tayong mga tao nag-aaway-aaway dahil lahat ng masasama at mabubuti ay pagkaisahin ng Panginoon at doon tayo magkakaalaban. Okay? So maraming salamat and have a blessed morning sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Ay, tsaka pala, bago ko makalimutan, muli at sa muli,
nananawagan ako sa ating departamento ng NFA, no? Yung mga stock na mga bigas dyan, paki-secured lang po. Dahil magtataka, ito ha, baka magtaka kayo. Ang init-init pero may bigla ang mga pagbaha. Pati sa mga DNR, no? Mga minamahal ko mga kapatid ng mga nakaupo dyan, no? Paki-double check ang mga bagay-bagay. Hindi ang mga ginto ng ka-treasure. Treasure dyan ang sagot lahat ng mga nangyayari ngayon. Kung hindi, ang sumuko tayo at magbalik loob sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya yun ang sinabi ng ating mahal ng The Real Sultan itong sulo, no? Sikapin, pagsikapan, no? Na ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang ating maitataas at ang kanyang kaharian ang maibabalik. Hindi yung ating mga sariling karangalan, no? So maraming salamat and have a blessed morning sa inyong lahat.